Ayan po. Pag success po siya, hindi po papasok yung, hindi babalik yung hangin, balik ng tank. So, ayan po. Try po natin. Pag hindi po nag-deflate yung dobe, ibig sabihin po nun, success po yung ginawa nating bug. Good day mga ka-alpha. Ako nga pala si Al at welcome sa aking channel. For today's video, gagawa tayo ng one-way valve. Ito nga pala hawak ko is yung aking tank sa ating unit. Ayan. Nandit natin mong lagay yung valve. Kinanggal ko na pala. Ayan, ito naman yung takip para lagay ng alcohol. So yun na nga gawin na nga natin. At ito yung mga kailangan natin. Nice. May adapter, pinakamaliit. PVC, hindi mo 1/2. MP Jolen. Syringe 5 ml. Tape, masking tape, super glue. Epoxy. Metal rod. Ito yung galing na sa welding rod. Cutter, pamputol. So yun na nga, unang step natin is dito tayo sa ating syringe. Natin kailangan niyang cryum. Ang kailangan lang natin is yung body niya. Ayan. Butulin natin siya sa gitna ng 3 and 4. Ayan. Fast forward na natin yan. Nahiwa na po natin. Next step is iwan din natin itong sa dulo kasi masyadong maliit yung butas niyan. Iwan natin para madali makapasok yung fume ng ating alcohol. Yan guys. So yun, dito naman tayo sa ating lagayan ng syringe na pinutol sa ating PVC. Yan. Balit, ito ba natin lalagay maturad sa gitna ng 1 at saka ng 2. Pangharang ng ating pollen. Pasok muna natin sa may adapter. Pasok muna natin. Make sure lang na hindi siya tatapat. Papasok sa gitna ng 1 and 2 para hindi ka matubog na masikip yung ating howlin. So, nalagyan na natin ng tape. Ayan, pag nalagyan na natin ng tape. Is then make sure lang natin natatapat siya sa 1 and 2 itong ating rod. Ayan. Para hindi ganang masikip or maluwag yung ating hole-in sa loob. Ayan. Lagyan na natin siya sa PVC. Tanda nyo lang na sa 1 and 2 ha, sa gitna mismo. Ayan, ay pasok na. Then dito ko siya naitapat. Diyan ko siya bubutasan. Ayan. Ito. Pagitan yan sa pagitan ng 1 and 2. So, tatandaan nyo lang. Ito nga, bubutasin na nga natin siya. Ayan. Ayan nga, nabutas ko na. Ayan. Ilagay na natin yung holen. Make sure lang na ilagay muna natin yung holen. Bago natin ilalagay yung metal rod sa loob. Ayan, nakalagay na yung holen sa loob. Ayan, salpak na natin itong metal rod. Ayan nga pala yung metal rod yung pipigil sa ating holen na bukas. Ito na nga, ipasok ko na. Meron na tayo one-way valve. Next is lagyan natin siya ng super glue para tumibay at kayanin niya yung impact ng ating unit. Yan, lagyan natin yung metal rod para hindi matanggal. Next is yung sa tape, labas tsaka sa loob, yan lagyan natin.
Ayan na nga, meron na tayong one may valve. Next is ilalagay na siya sa ating tank. Ayan, dito natin siya ilalagay. Sa labas yung thread. Ayan. Ayan, lagyan muna natin siya ng tape para sumakto siya sa ating tank. Ayan, lagyan na natin siya ng tape. Ayan, i-fit na natin siya dito sa ating tank. Ito na ilagay na natin. Next is, talagyan na natin siya ng epoxy. Ito, para hindi na siya matanggal pa. Ayan, paikot lang yan dito. Ayun nga po, may kabit na po natin yung valve natin sa ating tank. Matigas na rin po yung epoxy. Ayan. Ngayon po, test po natin kung success po yung talaga yung valve natin gamit po itong lobo. Ayan po, pag success po siya, hindi po papasok yung, hindi babalik yung hangin, balik ng tank. So, ayan po, try po natin. Pag hindi pa nag-deflate yung loob, ibig sabihin po nun, success po yung ginawa nating bag. Ayan po. Hindi po siya nag-deflate. Ibig sabihin po is success yung bag po natin. Ngayon po, try naman natin na imitin dito sa ating unit. Palagyan po natin siya ng alcohol. Ito nga pala yung unit natin guys. Kabit na po siya. Limutan po nga pala. Bali nilalagyan po nga pala siya ng rubber gasket para sigurado pong walang singaw, hindi lalabas yung alcohol nang open sa chamber natin. Silagyan na po natin siya na alcohol. Successful po talaga yung gawa natin ng bag. Yun lang po sa video po na ito. Maraming salamat po. Pa-subscribe na rin po and comment. Like nyo na rin po at share nyo na rin po. Maraming salamat po lahat sa inyo. God bless po sa inyo.